mga kaibigan, kailangan paglabahin mo ang mga labahin ng iyong anak. Yan ang isang halimbawa ng pagiging isang mabuting ama sa kanyang baby. Wow! Mga iba na alawi style lang ang paglalaba. Ganito mga kaibigan, walang pa-cleavage dahil wala naman akong cleavage. Labahin mo yung short, yung lampin na pinagtaihan, at yung mga improvised na lampin ay lampin na labat. Diaper na plot lang. Kailangan nyo rin naman mga kaibigan na ipaghelya ang inyong baby para makatulog din sila ng mayigpit. Kasi kung minsan mas malakas pa yung top at nila kaysa sa inyong mga asawa. Kailangan nyo na mas mauna silang matulog kaysa sa'yo. Pero kung hindi, hindi ka rin makakatulog. Patayin nila. Kaya patulogin mo sila sa inyong paraan. Ang pagsayaw, ang pag-ikot, ang mag-ikot. Tignan nyo, tulog si baby. Oh, diba? Ganun lang yun mga kaibigan. Yes. Para maging isang mabuting tatay mga kaibigan, dapat marunong din kayo maglinis ng mga pinagtaihang diaper ng mga anak nyo. Hindi lang yung puro kayo ML habang nag-gigahiga yung anak nyo. Matuto kayo maglinis ng mga pinagtaihan tulad nito ginagawa ko. Matuto kayo maglinis ang bigat na ng diaper ng baby nyo. Puro itay na. Ganyan, matuto kayo maglinis para matuwa rin yung asawa nyo. Asawa nyo, nagbibidyo na lang dyan sa likod. Wow! Kuha kayo ng wipes. Ayan. Natuputulan kayo, no? Kasi kayo ML. Samantalang ako, ML din. Marunong linis. ML, marunong linis. At ngayon mga kaibigan, magpipiktorial kami ngayon nila baby dahil 1 month na siya. At kailangan namin magkaroon ng mga ganitong remembrance para naman paglaki ni Freya, meron siyang makikita mga ano, bunga ng kanyang mga paglaki, bunga ng breast milk at Bona Kid. Ay, di pala Bona Kid. Bona, 0 to 6 months. Ganon. Kailangan. Meron din kami mga ganitong record para naman matuwa naman siya paglaki-laki niya. Magkaroon na siya ng sarili niyang pag-iisip. Magawa niya rin sa sarili niya pagka ano na siya, 3 years old, higa na lang siya dyan, pipipicture na sa sarili niya. Selfie na lang, I'm 3 years old. Ganon. Alam niyo mga kaibigan, isa rin sa mga napagtanto ko kapag kaama ka na. Pag may sakit yung anak mo, sa panahon ganito, mas lalong kailangan na alagaan mo talaga siya. Mga kaibigan, ganito pala pag maging ama ka na. Hindi ka napipilit ng alagaan siya kasi yun ang nararamdaman pala ng isang pagiging ama. Nagiging obligado ka dahil gusto mo siyang alagaan. Siyempre, dahil mahal mo yung anak mo, diba? Aww. Ganito ngayon, ninenebulize ko siya ngayon. Hindi ako naiinis na gawin ito kasi syempre, mahal ko si baby. Wow! Yan din dapat talagang trabaho ng isang ama. Mga kaibigan, ayan. Yan, yakik na yung baby ko. Hindi ko alam kung anong position gusto niya. Kaya, ginaganito ko siya minsan. Yan, yung baga niya, no? Yan, ganyan. Gusto niya yan eh, minsan. Tinan nyo, hindi na siya umiiyak. Kaya talagang pagbata talaga, minsan nahanapan mo ng ano, posisyon na gusto niya eh. Minsan patihaya, minsan naman padapa, minsan naman patayo, minsan naman patiwari. Pero joke lang yun, hindi ko talaga ginagawin patiwari. Ah, ganyan lang talaga, gusto niya yan. Alam niyo ba mga kaibigan, yung ganitong posisyon yan, yung ganyan, ano rin yan, nagtatanggal din yan ng hangin sa tiyan nila pagkatapos nila magpadilim. So, ayan, mga bagong tatay dyan, no? Magkaroon kayo ng tips mula sa legendary tatay. Wow! Eh, joke lang. Talagang na-discover ko lang din yan. Gawa. Siyempre, turo din ng mga magulang natin na natututunan din natin yan. Kaya huwag nyo na akong i-bash kung ibabash nyo ako makita itong video. Talagang ganito lang. At isang kamay lang, kayang-kayan kasi maliit pa naman siya. Pero pag mga 5 kilos na, hindi na kaya yan. Magbigat na masyado yan. Ngayon, mga 3.8 something pa lang siya. Kaya, caring-care ko pa siyang buhat. Yan. Ah, ganon. Bali ang kamay. Bali ang kamay pag 5 kilos na to. Galing eh. Wow! May mga posisyon na hindi typical na ginagawa para pampatulog. Pero gusto ng bata na to. Yan
nyo. Gustong-gusto niya yan. Kaysa sa normal na pahele. Sa mga extreme. Tapos kakantahin siya ng favorite niyang kanta. Ano ba yung kanta na yun? To ay, yun yung mga kaibigan. Ang hilig nitong posisyon ngayon. Ayaw niya talaga ng posisyon ng karga. Ganito ngayon ang gusto niya. Hindi ba naman baliw-baliw itong baby na matulog na. Ganyan yung gusto niyang posisyon ngayon ng karga. Grabe. Para maging isang mabuting ama, mga kaibigan, kailangan mo rin matutong magpuyat para lang makatulog si baby. Kahit pagod ka mismo sa work, kahit sabihin pang kulang sa tulog, kailangan handa kang matutong magpuyat at makulangan ang tulog alang-alang sa baby mo para magpatulog. Literal, mga kaibigan. So, onsen na pala. Road to 12 a.m. Wow! Ganun lang. Kaya pa. Para maging isang mabuting ang mga kaibigan, kailangan marunong ka rin magtupi ng mga damit na pinaglabahan na damit. Thank you. Kailangan marunong ka magtupi din ng mga bagong nilabang damit ni baby. Pag magtutupi ka, mga kaibigan, kailangan chine-check mo rin yung bawat mga damit, lampin, i-baby kung may mga langgam, kasi pag nandun yung mga langgam, pwede siyang kagatin mo at maging sanhin ang pagwawala niya. Yan yan ang mga sinasabi ng mga eksperto. Sino nang away? Sino? Ituro mo! Sasapakin ko! Sino nang away sa'yo? Alin ba si Papa? Ituro mo! Sino? Sino nang away? Sasapakin ko! Sasapakin ko ang lahat! Ituro mo lang sa akin, anak! Kasi kanina ka pumiyak eh! Ayun ang tumingin! Sino? Away ko, hindi ko pati! Sasapakin ko sa sabunutan! Pasisibahin ko! Ano ba? Kung may meron ka ba? Sabihin mo sino? Ituro mo! Ituro mo! Ituro mo! Wow! Nani?